Magandang araw po sa inyong lahat. At today's video, meron tayong i-video, sineparate video natin yung nakaraan video natin dun sa UPS. Kung naalala niyo yung UPS na ito. Kasi may mga nagtanong na kung paano daw tanggalin yung timer nito. Hindi ko naman masagot kasi yung tinatanong nila yung kanilang UPS, saan daw doon yung dapat tanggalin doon sa timer na yon, at para hindi daw mag-auto cut off. Napakahirap kong sagutin yon kasi ang bawat UPS may kanya-kanyang microprocessor at meron din sa kanya-kanyang mga pins para sa cut off timer niya. So, ginawa ko na separate video at nang magkaroon po kayo ng ideas kung paano natin ginawa yung termination ng timer circuit. At bago yan, guys, gusto kong batiin tong tatlong ito, special mentions, no? Ito yung si Tech Bimbo, dalawin niya yung channel niya. Si alias Carding, yan, nasa abroad, nagpapabati siya. Magandang araw sa iyo, Brad. At especially to James Samtek, meron siyang channel. Bisitahin niya rin yung channel niya. Siya yung nanalo ng ating PSR. Okay? Doon sa parapol ni na kinunap ni sa channel ni Mujajus Technique. Okay, sige, panoorin na lang ninyo ang video pa paano natin ginawa. Hello, doon sa mga nagdaang videos natin regarding sa UPS na APC, no, back UPS ES500, kasi may mga ilang katanungan na kung paano daw mag-terminate ng timer. Siguro gagawin nila ito sa gagawin nilang pinaka inverter na lang, hindi na UPS, especially dun sa mga nag-solar, no. So ito yung sagot doon. Check mo lang kung ano yung number ng processor. Now, dalawa kasi yan eh. Itong isa, yung op amp niya para sa pulser, no, sa pulser niya, sa frequency. At yung isa, yung kanyang microprocessor sa controller. Yung controller na yan, hahanapin mo yung data sheets niyan. Kasi bawat UPS may kanya-kanyang microprocessor, hindi naman pare-parehas eh. So hahanapin mo yung data sheets. Pag nahanap mo yung data sheets, hahanapin mo yung clock signaling, no? So may mga clock signaling doon. Hanapin mo yung, kasi minsan sa isang processor may tatlong clock signaling eh. So yung tatlo na yon, mamimili ka doon ng isa. So, disable mo muna isa, testing. Pag ganun pa din, disable isa, testing. Hanggang sa makuha mo yung pinakatamang clock signaling. Kasi wala naman tong schematic diagram na para makita mo kagad yung clock signal para sa timer. So, meron tayong try and error. At yun ang ginawa ko. At ito, in my case, yung pin number 3, yun yung pinaka clock signaling niya para sa timer circuit. No? So pakita natin 'yan sa inyo kung paano natin 'yan ginawa ng paraan. Okay? Ito yung IC niya, yung microprocessor niya. Ito siya. Oh. So, sana makita natin sa camera. Yung number niya. Hindi
hindi kaya makita. Ayan. PIC 16F716. Ayan yung kanyang number ng IC. At yung pin number 3, ito. Ayan, yung pin number 3, yun yung ating dinisconnect. Kasi yun yung output signaling para sa timer circuit niya. So, tingnan nyo sa datasheet. Ipo-post ko. Okay. Check nyo. Yung pin number 3 na mayroong code value na TOCKI. Yan yung clock I. No, pin number 3 na dinisable natin. Para ma- terminate natin yung signal na lumalabas dyan, no, para i-cut off niya yung UPS. So kung gusto nyong gawin sa inyong mga UPS, hanapan nyo ng data sheets. So, tingnan nyo yung IC number at hanapin nyo yung clock signaling. Dun sa mga nagdi-DIYers, no, ay sa pag-terminate ng timer nito, kung gusto mong disable ng timer nito, yung pin 3, no, yung pin number 3 ang inyong i-disconnect lamang. Yan siya, oh. Iahang lang ninyo yung pin number 3 para ma-terminate na yung signaling para sa cut-off ng UPS. Kung ibabalik mo sa dati, i-re-resolder mo lang to. No, ito, i-re-resolder mo lang. Yung pin na yan, pin number 3 sa IC na nabanggit. Okay? So, i-check natin. Pero, sa ganitong situation, yung buzzer niyan ay tutunog pa rin. Itong buzzer na to, tutunog pa rin. Ang gagawin mo lang dyan para hindi na tumunog, tatanggalin mo lang yung buzzer. Ayos ba yun? So, check natin. I-prepare natin yung batteries. No? So, ito yung batteries niya. Negative. Ayan. Kita ba? Ayan. Yung output niya ay ito. Tutukan na natin ng ating tester. Ito. Ayan. Mas maganda yung isa. Palitan ko ng tester. Ito yung gamitin natin, no? Kasi itong isa, nag-automatic buzzer yan kapag walang supply na AC. Ito kasi yung output niya, i-clip lang natin. Ganyan. Sorry. Ito, tsaka dito. Ito ipapunta na ng ano eh. Ng outlet. Lagay natin yan sa AC. 270. Ayan. Tapos ilagay natin ng supply. Ayan, supply yan. May battery na. Ayan. Kinanin ko na yung battery. Tapos, ipipress natin itong button.
Ayan, meron na siyang output. Na, pansin niyo, meron na siyang output. So, mababa lang yung output niya. Siguro, yung battery natin ay discharge na. But anyway, so ang gusto nating i-point dito, paano i-disable yung timer niya. Ayan o. Yung pin number 2 na yan. Yung pin number 3. Ito ay dinisconnect na natin. Naririnig niyo pa rin yung alarm niya. Pero, hindi na yung mag-off. No? Kasi disable na yung signaling para sa termination nung cut-off niya para sa timer circuit niya. Kasi ito, may naka-assign na timer which is kung ilang minutes mag-off siya. Okay, doon lang naman sa mga gustong mag-cut-off o tanggalin yung timer circuit ng UPS. Ayan, meron pa rin siyang voltage output. So, hindi pa rin siya nag-cut off. Doon sa diagram na pinakita ko kanina, makikita nyo dyan kung ano yung functions ng pin number 3 sa data sheets niya. Kaya kung meron kayong mga UPS o napaka-importante yung data sheets para ma-terminate mo yung signals sa timer circuit. Okay? Yun lang i-download nyo. Hanapin nyo ko yung datasheet nun. At doon nyo titingnan kung anong pins yung dapat nyo i-terminate. Dito, in my case, sa IC na PIC16F716 na ay pin number 3 yung aking tinanggal. I hope na nasagot ko yung ibang katanungan doon sa ating previous video regarding sa cut-off, how to disconnect cut-off timer ng UPS. At I hope na nasolusyonan yung inyong mga katanungan. Sa ibang unit, hanapin nyo na lang yung datasheets nun. No? Kasi iba-iba naman yung mga microprocessor na ginagamit ng bawat UPS. Again, and maraming salamat. Have a nice day. Bye-bye.